Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Filipina and Turkish Vlog. Today is July 6, 2022. And for today's vlog is isi-share ko sa inyo kung paano mabilis na lumiit ang inyong chan. Of course, galing tayo sa panganak and expected natin na talagang malaki pa rin yung chan natin para pa rin tayong buntis after na ma-deliver natin si baby. And hindi siya ganun kabilis pumayat or mawala yung chan natin. And yan yung isi-share ko sa inyo kung bakit mabilis na lumiit yung chan ko. As you can see, ayan na po tayo ngayon. And dalawang linggo pa lang po tayo nakapanganak. So, maliit na agad yung chan natin. Naka-recover na agad tayo. Kumbaga, kunting time pa para bumalik na siya sa dati. But of course, yung mga itim-itim natin sa mga ganyan, still nandito pa siya. Pero dito sa leeg ko, nawala na siya guys. Pero yung kilikili ko, black pa rin siya. And the other private part is still black. And then dito sa aking mga, sa aking pusod, may line kasi ako dito nung buntis ako. Ipapakita ko sa inyo dyan. And still meron pa rin tayo niyan. And hindi pa rin siya nawawala. And siguro di ko alam kung hanggang kailan mawala. Ito yung ginagawa ko guys kung bakit mabilis na lumiit yung chan ko. So, as of now guys, I'm in 66 kilo. So, yung before ako nag-deliver kay baby, I was 73 kilo. So, I lost a lot. A lot guys. But still, hindi ito yung aking original na kilo. Kasi before nung pregnancy ko is I'm in 56, 55. Ganyan. Naglalaro siya sa 55 to 56. So, minsan kapag hindi ako kumakain ng the whole day, I mean, pag umaga, naging 54 pa ako. Pero, yung aking weight is 55 to 56. Hindi ko na siya na-monitor guys nung umuwi ako ng Pilipinas. And that time, of course, and that time, guys, na quarantine tayo ng 14 days. And I know, nag-gain yung aking weight. Kasi puro rice ako everyday. And sa Japan naman, and sa Japan, guys, hindi ako nagra-rice. Kumbaga, minsan lang ako nagra-rice doon. Or kumakain man ako ng rice, pero yung ganito lang siya, yung bowl ng Japanese, yung maliit lang siya. So, hindi siya ganun karami yung rice ko. And hindi siya everyday, guys. So, alam ko na nag-gain ako ng weight nung nandun ako sa Pilipinas kasi 15 days wala tayong ginagawa. Nasa room lang tayo. So, hindi ko alam kung ilang kilo ako noon. And that time din, naglilihi na ako noon. First month ko yun. So, and hindi, naglilihi na ako noon. And that time, and ako is hindi katulad ng nung naglilihi na hindi makakain. Ako yung kain ng kain habang naglilihi. During paglilihi ko guys, kain ako ng kain on that time. So, mga 57 ako, nag-gain tayo ng 1 kilo. Yan, sabihin na natin 57. So, still hindi pa rin natin nakuha yung ating original weight, of course, diba? Kasi 2 weeks pa lang tayo. So, let's see sa ating the next 1 month or the next 1 week more. So, kung ilan ang mababawas natin kilo. But, I'm so happy kasi na-expect ko na matagal bumalik yung original kong katawan. I mean, original, hindi original. I'm so happy guys kasi hindi ko ina-expect na mabilis na dumait yung chan ko. Kasi ang iniisip ko is siguro liliit siya mga after 1 month, 2 months, 3 months, ganyan. And yung iba kasing mga nanggaling sa panganak is bumibilog sila after na makapanganak nila. So, sa atin is kabaligtaran. So, ano nga ba yung ginagawa ko kung bakit hindi tayo lumalaki? And, sinunod ko lang yung aking biyanang hilaw sa Pilipinas kasi ito yung ginagawa niya sa akin before. And, to confirm, kasi medyo nakakalimutan natin dahil 13 years ago na yon. So, tinanong ko sa kanya kung ano yung dapat kong mga gawin. So, nakikinig ako sa kanya and naniniwala pa rin ako sa mga unang panahon yung mga ginagawa ng mga matatanda before. So, ang ginawa ko is, hindi ako umiinom ng kahit na anong, malamig and hindi ako umiinom ng fresh na water. Kahit yung kaniba mineral. Diba, mineral siya. Tas, hindi naman siya malamig. Andyan lang siya. So, fresh pa rin yun. Hindi ako umiinom nun, guys. Puro hot water lang iniinom ko. Hot water. Warm water. Kung hindi siya hot or warm water, puro hot lang yung iniinom ko. And ang sabi niya sa akin is, 1 month mong gawin or at least 1 month or 2 months mong gawin yan. Hot water lang, hot water. So, sabi niya is para mabilis maka-recover yung katawan mo.
So, yun yung sinusunod ko, guys. Hot water ng hot water. And then, ayan na. So, ayan na yung result. So, i-update ko na lang kayo the next 1 month. Baka bumalik na yung ating magandang katawan. So, hindi ko naman inaano, guys. Hindi naman ako nagda-diet, guys. Hindi talaga ako nagda-diet. More kain pa nga ako ngayon kasi kailangan ko magkaroon ng gatas. Kailangan nating pakainin si baby ng bonggang-bongga para mabilis siyang lulumaki. And yung kain ko is nadoble ngayon. Dati is ang kain ko eh 2 times a day ako nag-snack noon. Ang snack ko lang is bread lang, kaya mabilis akong pumayat sa Japan. Pero this time, guys, hindi ako nagda-diet. Walang diet dito, guys. Every day, kumakain ako ng 3 beses. And minsan, not 3 beses. More than 3 beses ako kumakain. And bukod pa yung aking merienda, may snacks pa ako. Kasi in the middle of the night, gising ako. And at that time, nagutom ako ng mga alas 12, ng mga alas, gising din ako ng mga alas 3 to alas 4. Yan, kumakain ako niyan. So, ang daming kain na nagaganap sa akin ngayon. Pero still, yung kilo ko hindi siya ganun mabilis bumaba. Pero yung taba natin sa tiyan is nawala na. Parang puso na lang ang natitira. So, ayan, guys, na-share ko lang sa inyo kung gusto niyo ma-apply o yung mga mommy diyan na gustong madaling maka-recover ang kanilang katawan, just drink hot water. And yung hot water para niyo pag lumamig man siya, okay lang siya, kasi still napakulo niyo 'yon, naluto niyo yung tubig na 'yon, still maganda siyang inumin. So ako kasi, guys, hindi lumalamig yung tubig. Tsaka alam niyo, guys, nakakaubos ako ng ganito na isang ganit. Nakakaubos ako ng 5 ganito or 6 na ganito sa isang araw. Or more than 6 pa yung nauubos ko nito. Kasi pag umiinom ako, guys, ubos ito lahat. And then, hindi siya malamig. Kumbaga, ano siya, warm. Yung mainit-init pa siya. Yung maligam-gam. Ayun. Tapos, after na mainom ko ito, talagang pinagpapawisan ako ng bonggang-bongga. At feeling ko nasa sauna ako, guys. Parang lahat ng pawis ay tumaktak na sa buong katawan ko. Kaya palit ako ng palit ng damit. So, kung gusto niyo may apply sa inyo yan, mga momshi, pwede niyo i-try ang aking ginagawa para mabilis din kayong makarecover. Ayan lang, guys, ang ating vlog for today na i-share ko lang para makatulong naman din ako sa mga momshi dyan na bagong panganak. So, ayan, guys, so I will end this vlog and I see you in my next vlog. Bye!